for sure you'll be very inspired kasi yung background po nito is kumbaga kung may mga professionals tayo who are doing the business. Ito naman po is coming from a humble profile. Diba? Ano bang background nitong next sharer natin? Next sharer po natin! Imagine!
Ayumi! Enough motivations and inspirations from the previous sellers po natin. And most probably, ang marami po sa inyo, parang gigil na bumalik ng hub. Tama ba? Yes! Parang gigil na ulit, i-share yung business. But please allow me to share my 5 years journey dito po sa ECE. Okay lang ba yun? Yes! Okay lang ba yun? Yes! So guys, 5 years ago, way back 2017, nung nag-start po ako dito sa ECE, kagaya nyo lang din po ako, no? Isa lang po sa mga attendees dito sa Inara Sports Arena every time nagkakaroon po ng event dito. And I still remember, yung first time po na naka-attend ako dito, that time po ang share ko si Aptania Morales. No? I was so inspired, no? Baliw na baliw, miniflex niya po yung brand new Ford Mustang niya. And every time, tinatanong po ng speaker, sino gusto lumaman? Sino gusto? Magbago yung buhay. Isa po ako sa malalakas talaga sa nagot. And every time po may nag-share dito sa harap ng success story, guys, isa po ako sa baliw na baliw talaga. And tonight, it's a dream come true, guys. After 5 years, pinangarap ko, actually, this is my second time po na makapag-share ng success ng journey ko po dito sa ECE. Kaya gusto ko gawin mo, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo sa glit yung katabi mo. Because you'll never know. In the next 3 to 5 years, baka isa na rin yung share dito! Guys, bago po ako nag-introduce ng sarili ko, pwede ko bang, hindi ko makita, sigawan na lang. Yung team po namin from UDT, mag-ingay! Limang taon na po ako nakakalipas, pero hindi pa rin tumutupas. I'm from the province of Pangasinan. May mga Ilocano ba dito sa Kapanggal to? So, malayo ka mag-anak ko po si Sir John Asprin. Gano'ng malayo simula po dito siguro hanggang Pangasinan. Ako po yung kabataan, guys, dati wala rin ka pangarap sa buhay. Hindi ko po alam kung ano yung gusto kong gawin sa buhay. Parang walang direksyon. No, kasi my father was an OFW for 20 years. Siman po yung tatay ko kahit papano po. Nung nasa Pangasinan kami, kahit papano may kaya po kami. And every month, nagpapadala po yung father ko, no, na monthly salary po doon sa nanay ko. Ay, sorry, mom na pala. Kayaman na pala kasi kami. And ako po yung kabataan, happy-go-lucky. Alam niyo, typical naman kabataan, no? Gusto lang mag-gitara, gusto lang bumimik, no? And sobrang ati ko po when it comes to computer games. So wala talaga akong pangarap sa buhay dati. So paano po nagbago yung isang bark si Sinla Odelia? Simple lang. Yung father ko po na OFW for almost 20 years, no? Ayan po ako dati, guys. Sino yung mga nagdodota dito? Yes! Sino yung elementary pa lang, no? Natuto na mag-gati. No? And pero nagbago dahil dito sa ECE community. No? Guys, isa lang po ako sa ano, talagang wala ka pang pangarap sa buhay kasi happy-go-lucky nga po ako. Parang same po yung story namin ni Mark Do. Pinag-aiba lang ako po si Mark Stock. Na-stock na po yung paglaki ko. So yun guys, no? Yun nga po sabi yung father ko po OFW, so hindi ko po iniisip yung bukas talaga, wala ka pang pangarap. So one day, yung tatay ko po, hindi na po nakapasa ng medical, hindi na po nakasakay ng barko. At doon po namin naranasan yung hirap ng buhay. Kasi galing ka sa kahit pa paano meron, tama ba? At napagkumpara ko yung buhay ng kahit pa paano meron at walang-wala talaga. Kasi from Seaman, yung tatay ko po naging tricycle driver. Nalipat po kami dito sa Antipolo, no? Nalipat po kami sa Antipolo City and then from there, nag-tricycle driver na lang po siya. At doon ko napatunayan, mahirap talaga maging mahirap. Tama ba? Kasi galing ka sa buhay na kahit pa paano meron eh. And then, one day nagising ka, walang-wala na kayo. So, may times na talagang walang-wala po yung family namin kasi alam mo, pag bumabiyahe po yung tatay ko, madalas nasisiraan ko po ng tricycle. Madalas, may times na nauhuli. May times na alam mo po, pahina yung biyahe. Kaya,
talagang ano, na-realize ko po yung buhay namin, sabi ko hindi pwedeng ganito. And alam nyo guys, dahil po sa pangyayari yon, and yung nanay ko pala guys, nandito po siya. Ma'am pala. Ma'am, can you please stand, ma'am? Every ma'am po. So dati po naglalako lang po dun sa area namin sa Antipolo ng mga prutas. And alam nyo po, dun po po na-start ma-appreciate yung mga efforts and sacrifices po ng parents ko. Unti-unti, nagbago po, unti-unti natutunan ko kung mahalin yung parents. Kasi sobrang hindi po ako sa kanila. No? And dun po na-start magbago, and with that simple love, with that little love, no? Dahil dun sa simple and little love na yun, kaya mo palang gawin yung mga bagay na hindi mo nagagawa mo. Tama? And with that simple love, guys, no? Nung na-start ko po magbago, start ako mamaling yung mga magulang ko. Doon na po ako nag-start pangarap. Kaya at the age of 17 years old, guys, sabi ko sa sarili ko kahit sa maliit na paraan, tutulong po ako sa parents ko, magiging independent ako. Lalo-lalo po financially. At then, the age of 17 years old, no, at the age of 17 years old, guys, una ko pong ginawa, I used to sell goods online. Nag-online selling po ako. Even yung mga makeup pang babae, even yung mga damit ng pambabae, nagbebenta po ako niyan, hindi ko kinakaya kahit kalalaki mong tao. Kasi para sa akin, mas nakakaya, yung wala ka ng pera, maarte ka pa. Yung para sa akin, hindi ka bawasan sa pagkalalaki yun. Kaya girls, alam ko yung sizes niya. Caps lock. And para sa akin, hindi ka bawasan sa pagkalalaki mo yun, guys. No? Mas nakakabaw sa pagkalalaki yun. Pala ka na, bato ka pa. Palamunin ka, tas batugan ka. Diba? And at the age of 17 years old, doon po ako nag-start mangarap, guys. No? Pangalawang ginawa ko po kasi sobrang aggressive ko. Gusto ko talaga mabalik yung dati po namin buhay. Sabi ko, mabalik ko lang yung dati namin buhay na kahit paano meron. Masaya na po ako para sa parents ko. Kasi that time, guys, awang-awa lang po ako sa father ko, sa nanay ko. Kasi sobrang tanda na po, magsi-senior citizen na, no? Nagtatrabaho pa rin. Nawalay na po sa amin ng 20 years abroad. May times na 1 month lang po siya, 9 months siya sa barko. Tapos na-realize siya, sabi ko, pagtatrabaho yung pumabagi ko sa lupa. And alam niyo guys, yung isa sa naging motivation ko, gusto kong mabura yung maruming image ko dati sa mga magulang. Meron pa mga ganong kabataan dito ngayon? O ako lang yung masama talaga dito? Pwede mo magtaas na kamay para hindi na lang ako magmukhang masama dito. So guys, alam niyo, so pangalawang ginawa ko po, totoo po yun, nagtinda po ako ng street food sa Palengke. Sobrang aggressive ko po, nag-try po ako mag-traditional business. Kasi guys, that time, hinahabol ko po yung edad ng parents ko. Sabi ko sa sarili ko, walang silbi yung million-million nakikitain ko. Walang silbi yung sports car ko. Walang silbi yung ganda ng bahay na ipapatayo ko sa para sa kanila. O yun natin yung tatay ko nasa ilalim ko na lupa. Hindi na po nila makikita. And wala na akong chance para mabago yung sarili ko sa kanila. Yung maruming image ko po sa kanila. And alam nyo guys, pinakahuling ginawa ko, nagkaroon talaga ako opportunity na hindi lang basta kumita ng malaki. Sabi ko gusto kong kumita ng mas mabilis kasi hinahabol ko yung edad nila. Alam nyo guys, pangatlong ginawa ko po, naging real estate agent po ako. And alam nyo po, isa po sa mga mini-message ko dati dito, sila Ab Joseph Green. Naalala ko, hanggang ngayon may message po ako sa kanila, inaalok ako sila ng property. Naging real estate agent po ako. Even si Ab Kylie Hebdani and si Ab Carlo Benaventura. And then guys, January 2017, may nag-reply po sa akin. Sobrang pogi. Ang pangalan ko, Rafael Burga. Pinaccept niya po ako sa Facebook. Pinaccept niya po ako sa Facebook, January 2017. Nag-post po siya sa Facebook, sabi niya, nag-aarap siya ng property. Siyempre, agent po ako. Nag-message po ako sa kanya. And after na alam niyo po, siya na po yung nangulit sa akin ng sobra. Parang yung mga upline nyo, sobrang kulit pa niyan. Nasaan yung upline mo ngayon? Tignan mo nga. So everyday guys, imbusta ako yung nagpa-follow up sa kanya. No, ako po yung lagi niyang inuulit. Sabi niya, Mark, kailan tayo nagkikita? Akala ko may iyaano ka sa akin proper. Siyempre guys, tinitignan ko na ano yung pwede kong maging commission that time. And nakita nga kami guys, alam niyo, sobrang na-appreciate ko po yung tao. Kasi binigyan niyo talaga ako ng oras. Sabi niya sa akin, Mark, susunduin kita. Alam niyo po, yung first day na yun, hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Sinundo niya po ako ng sports car niya, sobrang baliw ng baliw. Kasi po, dati guys, po nakita niyo po, nakamotor lang po ako dati. Honda Way po yung ginagamit namin, yung po yung pang
daily, ano namin, daily vehicle namin. Wow, vehicle. Diba guys? And, alam niyo po, sa dito niya ako, dinala niya ako sa bahay nila. Doon na po nag-start. No? Sinakay niya ako sa sports car niya, sobrang baliw na baliw, ang lakas ng aircon. Diba ganun yung mga apply niyo? Pag sinakay niyo ako sa akin, inamax yung aircon. Tama? Tapos nilalaksa yung tugtog. Tapos pag matagal-tagal na, sabi niyo, hinakabo yung aircon, mahalangas. Tama? And alam niyo, sinila ako sa bahay nila, in-OPP ako, pinresentan ko. And that time, nagtataka ako kasi alam niyo po, nung pinapunta niya ako sa bahay niya, pinagrienda mo na ako. Pinainom niya po ako ng malong Welch. Hindi po tubig, sabi ko talagang mayaman to. Nung pagkainom niyo po, kinainom niyo, binigay niya sa akin merienda, naglabas po ng papel at ballpen. Nilabas niyo po yung bond paper, nilabas niyo yung ballpen. Tapos nagsimula na po magsulat pabaligtad. Sabi ko, saan kaya school nag-aaral to? Kasi nagsusulat po pabaligtad. And alam niyo guys, akala ko po sa easy ang product po natin is, ano, yung in-explain niya po sa akin is time leverage. Akala ko po yung product po natin, yung dating binibenta ni Kuya Will, sa Wawa Will, liberate pala yun. Leverage pala. And alam niyo guys, wala hindi ako interesado hanggang sa pinasin niya po sa akin yung itaan. Nabaliw ko ng sobra doon sa 1-8. And alam niyo, doon po ako nag-decide guys, sabi niya sa akin, Mark, 5 taon ka na sa ginagawa ko. Kasi guys, 5 years po ako naging real estate agent. No, tumaas din po yung position ko as sales manager. Kaso na 5 years, puro gel. Walang money. Yung pagiging manager. And doon ako nag-decide guys, sabi niya sa akin, Mark, kung gusto mo mabago yung buhay mo, in the next 5 years, kailangan may gawin kang bago. And sabi niya sa akin, isa po sa tumatak sa akin, Mark, hindi mo kailangan magpahula. Kung ano magiging buhay mo in the next 5 years, tignan mo lang yung mga taong nauna sa ginagawa mo. Tama? Kung ano buhay nila ngayon, yan ang magiging buhay mo. And sabi niya sa akin, kung gusto mo yung buhay ko, kung gusto mo yung buhay ko ngayon, sama ka sa akin. And alam niyo guys, nag-decide ko mag-full time, sobrang dami ko po sinakripisyo. Actually, working student pa po ako noon, pumapasok ko second year college. Yun lang po natapos ko, college undergrad po ako, second year college. Pero alam niyo po yung another 2 years, marami po sa akin nagsasabi, Mark, bakit hindi mo tinapos 2 years na ba? Alam niyo po, ginawa ko, hindi po ako tumigil mag-aaral talaga. Kasi sabi niyo, Imam Mark, bakit mo sinaya, tumigil ka nag-aaral? Hindi po. Para sa akin, learning never stops. Tama ba? Learning is a process. Education doesn't stop at school. Alam niyo po, ginawa ko, sa EC ako nag-enroll. Yung another 2 years ko, in-enroll ko sa EC. Tama? Kasi sa EC, may mentors. Tama? May teacher din. And it, para sa akin, hindi lang humahangga sa school, sa libro yung mga learning. Sabi ko, sa mga classmates ko po noon, nag-networking na po ako, sabi ko, iba lang yung pinag-aaralan ko ngayon. No? Iba lang yung pinag-aaralan ko, negosyo. Na dito guys, no? Habang pinag-aaralan mo siya, pwede ka nang kumita. Hindi ko po sinasabi. Nagayahin mo yung ginawa ko. Pero parang ganun na nga. May mga estudyante ba rito? And guys, alam nyo, hindi po ako nagsisi na ipagtatiwala yung future ko sa EC, sa company, and sa apply ko. And thank you so much, apply Rafael Vergara, and apply ko din sa Vergara. Belated happy birthday. Since day one, guys, sila po yung nag-support talaga sa akin, no? Talagang minentor nila ako, no? Dinilang binitbit kami sa kinati kami sa mga training. No, talagang binainsip kami ng todo, binaliw kami ng todo. So, very thank you. Sobrang thankful po sa apply ko. And, guys, sobrang dating sacrifice pagdating sa hap. Sino yung mga nag-hap dito? No? Nakakuno ko sa hap pagkasunok ng kwarto. Tama ba? Hindi ganun kadali mag-uli. Mabubuyat ka, mapapagod ka. Mapablock ka sa Facebook. Yes! Nag-start po ako, alam niyo po, sobrang number one negative po yung parents ko talaga, yung nanay at tatay ko. Buti na lang po na mindset ako ni Aprapi na parang na ready niya lang po ako sa mga rejections na dati and distractions. And alam niyo po,
isa po sa negative yung partner ko. Sino po dito may partner? Sila. Yung papipiliin ka, buti na lang ako pinapili. Kasi hindi naman po sa gwapo ko, hindi po sa tweet ako. Hindi ko po sinasabi na gwapo ang tweet ako. Ang kaso nga lang, nasabi ko na! So yan po yung partner ko, si Abchi Johnson. So nag full time po kami, natanda ko po, February of 2017 guys. Una po, dalawa lang po yung onliner po. Nag-online pa po kami noon sa ilalim ng hanggan ng bahay ni Akrami. Imagine nyo po, totally stranger po kami pero pinagkatiwalaan kami nung offline namin. Dumitira po kami dun sa kanila. Nag-online kami nung unang onliner guys sa ilalim po ng hanggan ng bahay nila Akrami. And then guys, wala po ko sariling hub dati, nakikihub lang po ako sa uge. Nasaan yung mga uge dito? Nakikihub lang po ako dati sa uge. And then guys, alam nyo, tinuloy-tuloy lang namin yung negosyo, pinag-aralan, pinanggigilan. Ang sabi lang sa akin ni Akrami, hindi ko makakalimutan. Mark, gusto mo maging top earner? Kayo ba? Gusto nyo ba? Yes! Kinakailangan mo maging extraordinary. That little extra. Sabi niya, kung yung iba nag-online ng 8 hours, dagdagan mo, ikaw 10 hours. Kung yung iba nag-online, nagpo-prospect ng 5, ikaw gawin mong 10. And alam niyo guys, sa online hub po namin, alam po na mga kasama ko, ako yung pinakaunang nagigising. Ako yung pinakauling natutuloy. And alam niyo, after 1 year and 4 months na paghataw sa negosyo, I got my first million, I got my first car at the age of 23 years old with the accent. Pinapalakpakan po yan. And, guys, naranasan po namin mag-travel. First travel po namin ni Abchi. Kasi sabi ni Akrami, minayosin talaga kami, Mark, huwag muna kayo mag-date ngayon. Ang pahinga nyo next year sa ibang bansa. Ayun alam nyo guys, first travel po namin sa ECC International. Nakapag-travel po kami sa Hong Kong. And, nagtuloy-tuloy pa. After 1 year and 8 months, since pares po kami ni Akchi, ginagawa yung business full-time. Noong nagkaroon po kami ng sariling hub, first hub po namin. And, we got our second car, yung Dico na. After 3 years, sa third car po namin, Monteros po. That time po sa team namin, kami po yung pinaka-youngest na SUV car achiever. And, alam nyo guys, netong pandemic, so sobrang kinabahan din kami. Buti na lang yung company natin, hindi tumitigil sa pag-support. Tama? Hindi namin alam paano kami mag-declaim ng remittance kasi lockdown po sa lugar namin. Buti na lang yung easy shop, biglang lumabas. Kaya thank you very much, Doc Ed, and sa lahat po ng board of directors, maraming salamat po. And guys, after pandemic, yung isang pong hub, ngayon po, meron akong almost 50 hubs sa Rizal ngayon. Mayroon more than, nagsimula po sa dalawa, ay more than 500 onliners active right now. Mga hubs. And doon po nag-start, halos lang po sila mga pandemic babies po. Tawag namin mga pandemic babies. And noong time po na yun, nalabas ko po yung first sports car ko, yung Hyundai Genesis, nandiyan po sa labas ngayon. And nakasetan po yun. And after yun, nalabas ko po yung second car. Actually, may third car po ngayon, hindi ko nadala yung Honda Civic Type R. So hindi ko nga bilang, parang nasa 8 sasakyan na rin po yung nalabas namin. And isa sa pinakamasayang moment ko po, last year guys, nailipat ko po from squatters area yung mga magulang ko sa brand new house and lot. Yes! And pinakahuli ko, sabihin ko sa inyo guys, gusto ko kayong tanungin sa lahat ng nakita nyo nag-share dito, sa lahat ng nakita nyo may resulta kayong sa labas, ang tanong, gustong-gusto mo ba? Yes! Pero ito ang natatandaan nyo guys, it's not how bad you want it, But it is how hard you're willing to work for it. And guys, bilang pa uli, no? And bilang pa uli guys, time's up na daw. And bilang pa uli guys, kung gusto nyo magka-sports car, kung yung mga nakita nyo dito, kung yung mga bagay na wala pa kayo ngayon, kung yung mga bagay na hindi mo pa napupuntahan
ito, wala ko